Magandang araw! Welcome to my channel! Ngayon ay gagawa ako ngayon ng maraga. Sa Tagalog, sa Pilipinas, ang maraga ay parang nilaga. Dito, ang tawag nila ay maraga. Naghanda ako ng mga sangkap para sa maraga. Sangkap, isang buong sibuyas, pero hinati ko sa apat. Luya, yan dinikdik ko lang, binalata na dinikdik. Apat na bawang, dinikdik ko lang din para lumabas ang lasa. At kamatis. Pero ang totoong maraga, mga kapatid, wala pong kamatis. Gusto lang nila na may kamatis, nag-request. Pero ang tunay na maraga ay ito lang ho, luya, sibuyas, bawang, asin, wala ho yung kamatis. So, yung gustong walang kamatis, it's okay. Kasi yan talaga ang tunay na maraga. Ngayon, maglalagay rin ako ng condiments. Kamun, cumin sa English, 1 teaspoon. Black pepper, 1 teaspoon. And salt, depende sa panlasa nyo. Ayan lang po. Ayan lang po ang unang sangkap. Ngayon, naghanda ako ng tubig, diba? Lalagay po natin siya sa kumukulong tubig. Itong lahat ng sangkap na sabay-sabay. Ito ho. Lagay natin siya lahat. Lagay natin siya lahat ng sabay-sabay. So, hayaan lang natin sila munang maluto. Kasi, yung chicken, after 10 minutes, tsaka ako ilalagay. Kasi, ang gagawin ko, depende kasi kung anong gusto. Kung gusto niyo ng nilagyan chicken, nakasama dyan sa sabaw na pagkinain, may chicken. Pero ang gusto nila ay tanggalin ko ang chicken at ilagay ko sa oven. So, ang higupin lang nila mamaya ay maraga na may gulay. Maglalagay rin ako ng carrots, zucchini, at potato. So, at pag pinakulo ko yung manok, tatanggalin ko hanggang sa maluto. Ilalagay ko ngayon sa oven yung manok. At kukuha din ako ng konting sabaw para dyan ako magsasaing. Depende kasi sa inyo eh. Kung gusto nila, kasi ganyan dito sa Saudi eh. Kukunin ng sabaw ng manok para dun magsasaing. Kasi gusto nila may lasa yung kanilang white rice. Pero ang tunay na maraga, iyan. Kaya dadamihan ko yung tubig. Talagang ang tunay na maraga, depende lang sa inyo. Depende kung gano'n nyo gusto ang sabaw, karami. Pero ako, dinamihan ko. Kasi maglalagay ako sa kanin. Magluluto ako ng kanin dyan, nanggagaling sa tubig. Dyan galing ang tubig sa maraga. Lalagay ko na yung ano. Luluan natin siya ng mga 30 minutes. And then, pagluto na yung manok, lalagay ko na rin yung mga gulay. Para yung lasa niya nandyan. Wala pa siyang halo. Lalagyan ko siya mamaya-maya ng kamun, asin, at saka black pepper. Okay guys, handa ko ngayon yung gulay. Uhugasan ko yung gulay para pag okay na yung manok, ilalagay ko na lang yung gulay. Tatakpan ko siya para madaling maluto. Ang kaldero. Okay, kumukuno na. Pwede na natin ilagay ang gulay. Kasi almost 15 minutes na eh. Para hindi na. Pag na, medyo naluto na yung gulay, bigyan na rin natin siya ng asin, kamon, at black pepper. Nabubulol pa uli ako. Pasensya na guys ha. Hindi pa kasi ako sanay eh. Ayan nyo. 2 weeks pa lang naman ako. Ayan. Ayan yung maraga nila. So, may lasa na yan pag nilagyan ko ng kamon, black pepper, and salt. Pinatin. So, titingnan natin kung luto na ang manok.
Lalagyan natin ngayon ng 1 teaspoon na kamon. 1 teaspoon na black pepper. Para pantimpla lang siya dyan. And then, depende sa kung ano ang panlasa nyo. Siyempre, kung matabang, kayo na ang bahala. Kasi ako, kabisado ko na yung lasa ng niluluto ko eh. Hindi na ako nagtitis-kuntis. Yung pag ganitong maraming sabaw, syempre damihan din ang asin, di ba? Huwag naman yung maalat. Yung pinakanilaga nila, guys. Ngayon, kukuha ako dyan ng sabaw para ipangsasain ko mamaya. So, masasain ako ng kahit tatlong takal lang. Kukuha ako ng pansabaw dyan. And then, yung manok, kukunin ko din. At iyon ang i-oven ko. Tikman natin. Matabang siya. Lagyan uli natin ng asin. Kunti lang asin. Okay na siya. Pakuluan lang natin siya uli ng 10 minutes. Kasi medyo ilaw pa. Okay, takpan muna natin. Takpan natin kung luto na at malambot na yung mga gulay. Silipin ho natin. Pag malambot na yung gulay, ready na siya. All, ready na. Okay, guys. Sa-serve ko na lang yan mamaya. Kukuha ako ng tubig dyan para yun ang impangsasain ko. Isasabaw ko sa bigas. At kukunin ko yung manok para ilalagay ko sa oven. Ngayon, maglalagay ako ng manok ng tomato paste sa manok para medyo mapula. At saka ilalagay ko sa oven mga 20 minutes. So hintayin lang natin. Patayin ko na dahil luto na naman na. Thank you guys. Maraga. Yan ang maraga. Ready na yan. Ready to serve.